Buenos días, Isabela City. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mabungahong adlaw, Basilan. Gaya ng isang bahay, ang mapanatiling malinis, maayos at kaaya-aya sa paningin ay siya rin pamantayan ng pagdadala ng isang lungsod o opisina na iyong kinasasakupan. Basura, kalat at iba pa, paano nga ba ito masolusyonan? Isang makabuluhang talakayan ulit ang ating masasaksihan sa ating episode na ito. Ito ang Vida Sabela. Bubungad sa iyo sa tuwing umaga ang sandamakmak na basura. Mapapailing ka na lang dala ng pagkadismaya at inis sa mga taong walang disiplina. Makalipas ang ilang taon, panibagong umaga at pag-asa ang sumasalubong sa bawat isa, ang malinis na Isabela. Kasabay ng pag-unlad ay marapat lamang na ang mga ganitong bagay ang unang pagtuunan ng pansin. Nariyan ang pagbuo ng isang grupo na kung tawagin natin ay mga katuwang sa pananatili ng kalinisan ng ating lungsod. Kaya naman po sa araw na ito ay ating makakasama ang ating mga panauhin na magbibigay ng kanilang first-hand experience ng waste collection and segregation. At maliban pa doon, ay aalamin din po natin kung ano ang mga kwento ng buhay na nakakubli sa mga botas at guantes. Taga-kolekta po ng basura kung sila ay mas kilala, ngunit mas pipiliin ko ho na sila ay kilalanin bilang mga kaagapay sa malinis na Isabela. At ngayon po, kasama natin sa ating episode ngayong araw, ang dalawa hong kasama natin, kaakibat natin, no, ang mga cleanliness warriors natin para sa isang malinis na Happy Isabela, si Ma'am Crisanta Lasit at si Ma'am Floribel Bueno. Buenos dias! Kwento lang kita, no? Noon hong naalala ko, nung una akong nanalo bilang mayor, ang talagang una nating ginawa, first day, no, of our assumption as local chief executive was a cleanup day for entire Isabela City, no. Kasi isa ho sa mga inabutan nating problema ay yung basura. Grabe yung dumi. Hindi lang sa sentro, no, kahit ho sa mga barangay, talagang yun yung ginawa natin siyang symbol, no, yung paglilinis ng Isabela City. Kaya naman nanawagan tayo that day na lumabas ang lahat para tumulong at linisin natin ang Isabela. So, ustedes, no, kwanto anyo ya ustedes na LGU, na CGSO ustedes, no? Oo, na Solid Waste Management. Kwanto anyo ya ustedes? Tres anya kami, ma'am. Ah, tres anyo. November 22, ustedes. Okay, so time ya din niyo ustedes si pwede entra. Oo. So how was the experience? Si man 3 years ya, so ya entra ustedes, pandemic. Si. May pa pandemic, pero cerca ya. Cerca ya. Oo. Kasi di ustedes first assignment. Man, kwan kami. Man pick up LSO mga basura. Apart kaya. Si, basta liga man dam el truck, si. Oo. Hindi na rin si Kaday Palan. Genesa ako tani ba? Onde ustedes? Station. Na, sorting area. Sorting area. A sorting area. Oo. Nalantong. Si. Nalantong. So el sistema kasi di atun, no, el truck man pick up el basura na mga barangay, no, ng mga areas siya nagat ese schedule del pick up, and then supposedly, no, under the law debes nakasa pa lang segregated di el basura, pero we are still not able to implement it akina Isabela. So, tan pick up di atun maga garbage truck, ano pa, sagul-sagul pa el maga basura. Si, oo pa sa? Mixed pa ele, no? So, man pick up sila, liga na lantong, talaya ustedes, kasi ustedes are in charge na segregation. Kinali el segregation?
El, aparta kami, ma'am, SL, mga nabubulok, sakta kami. Kosel, mga nabubulok. El, mga kwan de saging. Mucho gatelejo de saging, no? Si, mga ohas. Ohas, okay. Kwan pa, si mga kumida. O, mga kitchen waste, no? Akal maga, oo. Kunada si SL, mga kitchen waste. Si mga yard waste, part of time sa Manila. Oo. So, siya na kita nabubulok, kabar ko sa el otro. Akal mga plastic kami. Plastic, recyclable. Akal pwede pa kita man recycle. Oo. Hindi lang kami plastic kami, tas ako ma'am, ako ng mga yero, mga yero. Oo. Sita requit kami kami, Ken. Mga karton. Mga papel. Kasi el karton, ta pwede man kami sa ene, kamuli na kami. Para sa ene na compost kin. Oo. Ah, sige, mag-discuss kita Lego. And then after el recyclable, ko sa el next. El sa el kwan ma'am, residual waste. Residual waste. Oo. Ko sa el residual. Akin mga hindi ito next, pwede man recycle ulit, hindi, no? Recycle. Oo. Example, mga textiles. Textiles, oo. Mga pampers. Pampers, oo. Oo. Ansina. So, kolekta kel ustedes, and then onde kel liba? Asaya man kolekta. Siya na kami kel na RCA taliba. Oh, what is RCA? Recovery Containment, containment area. Area. Okay, Recovery Containment Area. Marami tayong natututunan. So, liba kita, kunal ko sa todo kel tres, pero segregated yan. Segregated. Liba kel na RCA. Kabar, aliyah, ako seten kita ase ko na kel. El biodegradable. Biodegradable, ma'am. Man, ang nakal libaalan ng milling, manalikal sila. Siya na kami alya assign para muli sila. Kamu kami alya na sorting area at kami tapipina. Kapag si kapag kami 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 sa ako, di ba na milling area sila kami kita assign. Oh, si, okay. Kasi compost. Kasi compost, kasi biodegradable. Para kita fertilizer. Okay, kapag el recyclable. Recyclable. Kasi o, tanong collect kami. Kabar every month, siya naman si one month. Siya naman si yung bidding buyer. Oo, elegant si, saka. Si elegant siya. Okay, kabar man recycle kil ele. And then, el residual. El residual, man sa akin kami, na asa stock anay alya. Siya na tamin can man pick up. Si. Oo. Kanay residual di atun. Nice, very nice. No? So, kasi el mga schedules del ano, garbage collection di atun. Reschedule din garbage collection el di nabubulok Monday, Tuesday, Thursday, Friday at saka Sunday. Okay, then, ulit, ulit. Hindi nabubulok este, no? Or el nabubulok? Nabubulok. El nabubulok Monday, Tuesday, Tuesday, Thursday, Thursday, Friday, 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 Sunday. Sunday. So, el days lang hindi tan collect is Wednesday, Wednesday and Saturday. Saturday. Okay. Kabar el hindi nabubulok Wednesday, Wednesday and Saturday. Okay. Pero man share lang nyo kasi share kita plan no na era el biodegradable. Every barangay or siguro man prioritize ane kita not all barangays kaya no pero chene kita priority areas where ase kita composting no na barangay level ya oo para el nabubulok hindi akita man collect kasi ang sino man dapat actually el city hindi ase dapat tan collect el mga nabubulok eh preso ganit chene kita mag MRF no mga facilities on the segregated the el basura. So we will try, no? Inshallah, we will be able to implement it by 2023. We have already allocated funding for it na barangay mismo, siya niya kita composting facility. So el especially el kitchen waste, no? Alya lang kita buta para pwede man compost. Ara, as it is, no, taliba pa kita todo na nalantong and we had actually an episode, no, sa servisyong damang-dama where yamanda kita mira kilaya gayot from the collection, no, to the segregation and then to the RCA, no, alya mismo na nalantong. And we're looking for ways to be able to fund
Chene Kaseyan offer ka natin Usher. It's a facility, no, na you just put in the solid waste, no, el garbage, ayan na machine, and then it will come out as ash. Yon. Kaya it's so expensive. Hindi kaya ng city. We are negotiating kung payag ba silang utang muna. Alam mo yun, yung annually bayaran natin. Kasi ako talaga, I really, really want it. Kasi for me, if you are able to solve the problem of basura, no, talagang napakalaking tinik, no, ang mawawala sa atin. And let's remember na, oo, for now, we are a small city, but we know that in a few years, no, lalaki at lalaki ang Isabela City, dadami yung tao, mas magiging developed. So, kailangan this early na nababantayan at napaplano na natin paano yung solid waste management natin. And second, also, ang pinoproblema natin talaga ngayon ay yung basura natin sa dagat. No, been si Mira ustedes, no, been mucho basura na mga coastal areas di atun. So that is also one thing na we want to be able to solve, no. We even our tourism office, no, we were informed na uno del mga feedbacks del mga turista, no, is el basura na dagat. So while we are trying to look for ways, no, to solve that, we are also asking for the help, especially ng mga coastal and island barangays di ato, no, kung help us, no, how to manage, no, and how to inform and educate our constituents, no, on proper solid waste disposal. Ayan. So, yun po ang tungkol sa usapin ng basura sa Isabela City. Sa pagbabalik po natin, pag-uusapan naman natin kumusta ang mga buhay-buhay ni Ma'am Crisanta at ni Ma'am Floribel. Sa pagbabalik po yan ng Bida sa Bela. Ayan, nagbabalik po tayo dito sa Vida Sabela. At ngayon, tulad ho ng pangako ko kanina, magmamarites po tayo sa mga buhay nila. So, ayun, no? De onde ustedes? Ko sa barangay? Baluno. Barangay Baluno. Baluno, si, Baluno, sir. Oo. Uy, pirmitan baha alya. Aki lang kami, sir. Kalang na-dumpside. Ah, na-dumpside. Okay. Na. Okay, oo. Kasaw, chene pamilya, okay. Kasaw. Cosa de ustedes, ano, before ustedes is, yeah, entra na LGU, cosa de ustedes trabaho, or cosa ustedes dase? Nakasa. Alaga, mga bata. Ansina. Si Yaman Marido, tasahago mo na ba? Tasahago mo. Ustedes, igual ustedes, tasahago mo. El Marido? Okay, oo. So, taayo da ustedes, siya ni ustedes livelihood, negosyo, or... Siyembra pa. Siyembra. Kwento anak ustedes, siya ni? Cuatro. E tu? Tres. Oo. So, ketal el vida, mga... Si, akal that time, akal that time. Momento ngayon, ma. Asa na uno ka ba tatrap? Chuta ka din sweldo kasi. Malisot. Pwede man bibitin. Tan pwede. Ang utang kami. Utang. Oo. Cover ang sino, no? Tres anak, pati. Cuatro anak. Todo tayong tres eskwela. Siya na pa yung jula. Siya na pa, baby. Okay. So, cover kilaya ustedes yan apply. Kilaya ustedes yan sabi kay Jenny. Opening. And alam mismo sila kanya assigned ba ma'am? Oo, nabalino. Sila mismo yan, buska. Analantong. Si, sila mismo yan, buska. Ako lang daw, sir, kaalya, para hindi abad ang mga problema na biyahin na kuhan na service. Correct, oo. Hindi, sir,
Sir, kaya lang sila sa ka. Eto, Ma'am Crisanta. Iwalas lang tayo. Sino sa mga? Oo, yauwi lang ustedes kita buska. Additional gente, alya na lang to. Since alya ustedes, sir, ka na lang to. Kung saan lang to antes? One si abla-abla lang one mom and basura antes bin kalayo. Mm-hmm. Tabuta lang dat alya taliba lang kabarn wine, wine maintenance, wine. Mm-hmm. Ang tambak niyo. Kabarn mo lang, taginda na mga kasa. Otro gaya. Si pasakita antes, ta sige lang. Kanyata waste. Dimpyo yun. Cover. I-asya si Sir Eugene como park alya. Si. So, akin, no? So, you heard na chene opening, kay tabus ka gane, kabar, kung kien ustedes si Atraka, yan apply lang gat ustedes aki. Ala kami, si Daddy Santa men kaila andaman da, basta nung tabus ka just persona pa para additional alya. Oo. So, Jess, ustedes, ya pwede entra. Onde-onde yan assign ko neste, Jess? Kumu kami, ano lang kayo? Alagad na. Todo, Jess, alagad na segregation. Kabar, chene tamen alya na RCA. Balian na RCA. Mga boys. Kwanto ora ustedes sa trabaho? Kaya ora ustedes sa report? From morning, 8 to 11, then afternoon, 1 to 3, every day man kayo, 9 man off. Mm-hmm. So po sa klase, ustedes tamira na di atun mag-a. Then mucho gat ano, no? Apelyeho de saging. Para feeling ko, isa talaga ako sa mga nagko-contribute. Mga animal na ito. Oh, sino? Oh, my God. Siya na ma'am, si pwede ito man-open ang salapin. Apa mga, I'm sure. Oo. Klase-klase, chene, mga niyaw yan. Mm-hmm. Pero, complete ustedes, no? Chene, ustedes, mask, chene, gloves, botas, boots. So far, wala namang nagkakasakit, no? Yung manta enferma or anything. Normal lang sa yan. So, takiya ustedes kwando yan pandemic. So, how was it? Ketal kwando pandemic? Careful lang kahit ng mga basura. Kay makamedo, baka chende kail alya virus na basura. Ya pensa kayo ustedes? Chende tamin kail alcohol. Okay, chende mga mask tabuta. Ay, makamedo. Di, basta once mask ya kail, hindi ya kami kail. One, metes. Basta hospital, tan separate yung kail sila. Hindi kami kail tamete kami. But siguro I'd like to mention lang ano na during the pandemic meron po tayong kasama sa solid waste management team na namatay dahil sa COVID, no? If I'm not mistaken, kasama po siya sa talagang garbage collection team, no? Yun yung mga early stages ng COVID na medyo hindi pa natin alam, no, ano yung gagawin. Tapos na-admit po siya sa hospital and he needed to be brought to Sambuanga kasi hindi na kaya ng local hospital natin. Kaya lang wala pong bakante sa Sambuanga. Talagang we called up DOH, no, at nakalista naman po siya. Naghanap po talaga ng paraan pero puno din po talaga yung mga hospitals sa Sambuanga. So si Sir, if I'm not mistaken, Ekstrom, tama ba? Paki-check mo na. Oo. So yun, hanggang ngayon patuloy po tayong nakikiramay, no, sa pamilya and isa po yun sa mga nagtulak din talaga sa atin na ayusin yung ating COVID response. At hanggang ngayon, talagang nananatili pong priority yung pag-improve ng ating health system. Kaya po tayo nagpa-partner, hindi lang ho sa public, kundi pati ho sa mga private hospitals, no, para sana sa mga darating na panahon ay hindi na
ganun ka depressing no ang sitwasyon natin dito. So yun, I think that puts into you know, forefront Akil Taablagan sila how exposed you are, no? Kasi of course talipael COVID, no? Let me inform everyone pala na as of today, November 11 pala today, no? We have, I think, 11 din cases of COVID. Kaya nakita positive cases of COVID. So it's really just there. It's really just still here with us, no? Siguro si hindi man ele igual antes, that's because many of us are already vaccinated. But still be very, very careful, okay? So yun, ustedes, are you also aware, no, na amuganit din vulnerable gat ustedes na possible na mga diseases, maskin hindi COVID, no? Tiyan yung mga otro mga sakit na tali, no? That's why we always remind you to wear akal mga proper mga gears and akagyanin botas, gloves, mask gayot, and then siliga na kasa, takita dai, banya dayon, and numaanay andan ng mga bata, oh, especially eto chene patu, jutay gayot. So, so amokal, no, if ever you are asked, kung sa ustedes, pwede, abla, no, na di atun mga vivientes na Isabela bilang mga amugat na solid waste management, no, mga reminders. And also I'd like to ask, no, chene tamin si Akel, si ganit mga needles, no? Yan experience siya ustedes ang sina? Yan experience siya. Siya ni mga taklaba or tairi kasi siya ni mga broken glass. Siya ni ang sina ka na ito. Di siya ni bes, siya takla kuwan klabo. Agoy! Oo. Okay nang matamin basta. Abas sila basta hindi lang kuwan kung kuwi daw nang matamin ngayon. Siya ni bes hindi man takta pwede man iwas. Yes, oo. Pwede ka klabo. Kasi syempre si mang ano kay ustedes LL basura, no, talya L. Na sin plastic ta agar cha ni gana bridge. Okay. So ara no kay ya pwede ustedes entra na LGU, ketal L bida. Kini alibyo po po ma'am, pati ta pwede ret kami sa ayuda di ang marido, budget, the budget. Piansa na bida kasi siya ni Onde ta espera. Espera ng kasing poko ang kasi na. And then na trabaho tamen. I mean, siguro mas kinde baluno ustedes taba ustedes antes na Isabela. Pwede po ustedes abla kay yan improve di atun ano cleanliness si Isabela. Si, grande ka dela improvement na ramang kay kami na ta limpia mga daan na tamen. Di ba agal antes nilang basura. Ah, dahil niya ngayon, siya pwede ngayon sa'yo. Sige, dahil kita na change. Limpio, tamin hindi abla maagwa pa kita ta pwede pisa-pisa. Otro, at antes kontra ara, ma'am. Limpio ara. O hala, no, el mga residente, pwede tamin sila man appreciate. Pwede ayuda ba sila man maintain ba el cleanliness, no? And I think that's also something na maskin pakilaya, yeah, chene tamin culture ba el mga gente sila mismo. Chene pa syempre mga duro kabesa. No, pero mostly si Miratu maskin pakilayam yet improve ya. Yeah. So kung sa ustedes pwede man message, no, na di atin mga residente de Isabela. Yo, man message na nyo kung residentes de Isabela na hindi man abla kami lang el kere kita limpyo alyap, so pwede tamin sila man maintain, man aprende tamin sila man segregate edi na basura. Si abla pampers siya lang para siliga alya, hindi lang kami kelmete, itya lang kami kel na un lugar. Kasi si Zenebis mom, pwede ba kita miwa gayot el kwan gayot el hindi ako. El mga sanitary napkins. Si, man roll tamin gunamente.
Oh, I mean, reality lang, ano? Ako, what I do with my used pads, whenever I change, akal gani plastic del, syempre sa kayo nuevo, usayo nuevo. So, akal plastic di akal, amo yung usa, para man roll ko nakel used, no? Numatamindihan nakatiwangwang lang, di ba? So, yun po, rated PG. Pero, ganon, no? Kasi, nung makita pensana, by the time yung buta kita ko nel basura, that's it. No, we have our garbage collectors, no? We have them, Appleton segregate. So, pensa tamin kita, no? Kunil ti atun mag-uban, no? So yun, eto, Crisanta. Todo man kita kere limpyo di aton Isabela, si pwede era mga bibientes. Ayuda tamin gayot ko na limpya, ese. Itcha di la basura na sako. Un na un sako akel kung separated ya para pronto collector de basura para bonito kayat nira. I remember a few months ago yata. Siya na yung mga barangay na nagat kita collect ako ng basura. Binmucho yung reklamo kay Talia. We said, no, we are implementing a no segregation, no collection policy. No, so, unless comply kita ko nese, hindi kita pwede asigayot perfect file di atong solid waste management. And we're really asking everyone na mag-contribute po tayo, no, para sa kalinisan, no? We always say na, di ba, no, kere kita na masusyo, no, kere kita na chichiun. Di ba? So, what's the other term? Siya na pa siya, no? Natausog pa yan, di kita mabayaha sabul, di ba? Di kita mabayaha malungni. We do not even pray if we are not able to wash. Di ba? So, dapat, kung gaano po tayo kalinis, sa katawan natin at sarili natin, kung gaano tayo kalinis sa bahay natin, dapat ganun din kalinis yung buong komunidad natin. Okay? So, thank you so much, Ma'am Crisanta and Ma'am Floribel. Thank you hindi lang for guesting in our show, but also for the work that you do for Isabela. And naisip ko lang, pwede bang ano? Pwede kaya silang magpa-anti-tetanus na vaccine, no? Na-mention na kasi liin anti-klabo. Siya naman siya, di ba? Even before you get infected, you can have yourself vaccinated ng anti-tetanus. Pag-usapan po namin ni Sir Eugene, no? So, yun. Thank you so much. We wish you success and health, of course, for yourself and your family. Madumi, masangsang na amoy, ngunit lahat ng ito'y tinitiis nila. Bahagi ng kanilang pagmamahal sa ating syudad, kasabay ng malasakit na maging ligtas ang bawat isa at kailanman ay di kayang tapatan ng halaga. Saludo po kami sa inyong walang sawang pagbabahagi ng inyong serbisyo. Samahan niyo po muli kami sa iba pang kwento ng buhay, hatid ng programang ito. Ito ang Vida Sabela.